Okay, before we start, let's all pray. Bago pa tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po'y ipinanganak na makasalanan at nakatadhana kami na mapunta sa impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po'y hinahabag sa amin at iniligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang purihin ng iyong pangalan at makinig ng iyong salita. Whenever we gather together, let us understand the will of God and also please teach us how to live as a born-again Christian. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon-tipon, nawa turuan mo po kami kung ano po ang kalooban ng Diyos at kung paano kami dapat mabuhay bilang mga born-again Christian. Let us get the spiritual strength through the Word of God. Nawa magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And also let us do not forget, we are living in the end of age and Jesus Christ's second coming is very near. At huwag namin kalimutan na kami ay nabubuhay sa katapusan ng huling panahon at ang ikalawang pagdating ni Jesus Kristo ay malapit na. So let us do our best to glorify the name of Father through our Christian life and also let us give glory to the Lord. Kaya gawin namin ang lahat ng aming makakaya upang kami ay makapagbigay ng kaliwalatian sa Diyos at magkaroon kami ng maayos na buhay Kristiyano. Especially we are praying for the incoming our Grand Bible Seminar from February 1. Lalo na po na kami po ay magkakaroon simula po sa February 1 ng Grand Bible Seminar. Let us do our best to invite our family members, friends and neighbors so that they will realize what is the real salvation through the Bible Seminar. Gawin po namin ang lahat ng aming makakaya upang aming maimbitahan ng aming mga kapamilya, kapitbahay at kaibigan at nang sa kayo ay makapakinig sila ng salita ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan. Today also, from the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. And also we know there are some brothers and sisters who are not able to join this Sunday sermon. At mayroon pong ibang mga brothers and sisters na hindi po nagawa na makadalo sa Sunday sermon na ito. Whatever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po ang kanilang ginagawa, nawa ipagpatuloy po nila ang kanila pong sinserong buhay Kristiyano. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Luke chapter 16. Tignan po natin sa Biblia sa Lucas chapter 16. From verse 9 to verse 13. Simula po sa verse 9 hanggang 13. Luke chapter 16 from verse 9 to verse 13. Lucas chapter 9 at chapter 16 mula po verse 9 hanggang 13. Okay, babasahin ko po. At sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggan ng tahanan. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. Ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Huwag kung kayo ngayon hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopoatan niya ang isa at iibigin ng ikalawa o kaya magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Okay, today, we are going to think about this passage, especially verse 10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Kaya pag-aaralan po natin yung mga talata po na ito, lalo na po doon sa verse 10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Those who are really born again,
they wanted to give thanks to the Lord through their Christian life. Sa mga tunay na na-born again, tunay po na gusto nilang nagnanais po sila na makapagbigay kaliwal sukli sa Panginoon sa kanila pong buhay. Yeah, as the Apostle Paul said, the 1 Thessalonians chapter 5, in everything, give thanks. Kagaya po ng sinabi ni Apostle Pablo sa 1 Thessalonica chapter 5, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Yeah. We should give thanks to the God because God saved us and also God gave us chance to live for the rest of our lives. Kaya kailangan tayo po ay magpasalamat sa Diyos at magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya sa natitira nating buhay. And also those who are really saved, they wanted to repay the grace of God through their Christian life. At sa mga naligtas po, gusto po nila na makapagbigay sukli sa kanila sa Diyos sa kanila pong buhay. According to the Psalms 116 verse 12, what shall I render to the Lord for all his benefits toward me? Sabi po sa Awit chapter 116, anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? So, as a born again Christian, whether we really want to live for the glory of God or not, yes, we need to check it. Kaya bilang mga born again Christian, kung tayo po ay nagnanais na makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos o hindi, kailangan ay suriin natin ito. And also, we should remember, since we got the salvation, we became the steward of God. At kailangan itandaan po natin, simula po nang tayo ay naging anak ng Diyos, tayo po ay naging katiwala ng Diyos. What is the steward? Ano po ba yung katiwala? The meaning of the steward, steward is the person who is taking care of the position of the owner, the master. Ibig sabihin po ng katiwala, yung katiwala ito po yung namamahala o nag-iingat ng kayamanan ng may-ari o kaya ng Panginoon. Yeah, as a steward, if he is really faithful in his position, he shall be praised by his master. Kung ang katiwala siya ay tunay na tapat sa kanyang posisyon, kung gayon, siya ay papupurihan ng kanyang Panginoon. According to the Bible, there are several parables, someone entrusted the important things to his servant. And then when the master returned to the place, if the servant is really faithful in his position, he shall be praised. May mga talinhaga po sa Biblia na yung isang tao ay pinagkakatiwala niya yung isang mahalagang bagay sa isang tao sa o sa lingkod at pagkatapos kapag siya ay umalis at muli siyang bumalik at kapag tunay na naging tapat ang lingkod na iyon sa kanyang posisyon, kung gayon siya ay papupurihan. Yeah, we became the steward of God. That's why we also should take care of three kind of things as a steward of God. Tayo din naman po ay mga katiwala ng Diyos, kaya kailangan ay ingatan natin ng tatlong bagay bilang katiwala ng Diyos. Number one is time. Pinakauna, oras. Since we get salvation until we meet the Jesus Christ, the rest of our lives we should live for the glory of God. Simula po nang tayo ay maligtas at yung oras hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo, dapat tayo ay mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. According to the Bible, Psalm chapter 90 verse 12, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sabi nga po sa Awit chapter 90 verse 12, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. When you come to know your days are not enough, you will do your best to use the time more effectively. Kaya kung nalalaman mo na ang iyong panahon ay sapat, kaya naman mas gagamitin mo ng epektibo ang iyong oras. We are observing all the signs in the end of ages, according to the Bible. Ayon po sa Biblia, ay napagmamasdan po natin ng lahat ng mga tanda sa katapusan ng huling panahon. It means we are living in the end of ages and Jesus Christ's second coming is very near. Ibig sabihin po, tayo ay nabubuhay na sa katapusan ng huling panahon at ang ikalawang pagdating ni Hesukristo ay malapit na. Yeah, those who knows Jesus Christ's second coming is very near, he will descend this age and also he shall be awakened. Kaya sa mga taong nalalaman na siya ay nabubuhay sa katapusan ng huling panahon, mauunawaan niya yung panahon at siya ay magiging gising. And he shall be ready to meet the Jesus Christ. At siya ay magiging handa na makita si Hesukristo. Let's open our Bible, Ephesians chapter 5. Buksan po natin ang Biblia sa Efeso chapter 5. Verse 15 and 16. Simula po sa verse 15 hanggang 16.
Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Yeah, here verse 16, redeeming the time because the days are evil. Sabi po na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Yeah, redeeming the time means we should not waste the time given to us. Ang pagsamantala sa panahon, ibig sabihin ay huwag nating sayangin ang oras na ibinigay sa atin. Since we get salvation, how we are living, the will decide. You are reward and then eternal glory when you stand before Jesus Christ. Simula nang tayo ay maligtas, kung paano tayo nabuhay sa ating buhay Kristiyano, ito po yung magtatakda kung anong mga gantimpala at kalawalatian ang ating tatanggapin sa oras na tumayo tayo sa harap ni Jesus Kristo. That's why we should use this time more effectively in order to evangelize the main law source and also in order to live for the glory of God for the rest of our lives. Kaya naman ay kailangan na gamitin natin na mas epektibo yung ating oras nang sa gayon tayo ay makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa at mabuhay para sa kalawalatian ng Panginoon sa natitira nating buhay. And also as a steward of God, we should use our talent more effectively. At bilang katiwala ng Diyos, kinakailangan ay gamitin natin ang ating talento ng mas epektibo. Yeah, each person has his own talent. Someone maybe who can sing very well, as a choir member, he can give thanks to God through his praise. Halimbawa, bawat isa sa atin, meron po tayong kanya-kanyang talento, at bawat talento ay maaari po natin gamitin para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Halimbawa po, sa talento sa pagkanta, kung gayon, pwede po niyang magamit yung kanyang pangpag-awit para papurihan ang Panginoon. According to the Matthew chapter 25, someone received the 5 talents and the other received 2 talents and the last one he received only 1 talent. Sa Mateo chapter 25, yung isa pong tao nakatanggap po siya ng 5 talento at yung isa naman ay 2 talento at yung isa ay 1 talento lamang. Yeah, those who received the 5 talents, he also gained the 5 talents. Kaya another 5 talents. Kaya po yung 5 talento na nabigyan ay binigyan din po siya ng 5 talento pa. Those who received 2 talents, he also gained 2 talents. At yung nabigyan ng 2 talento ay binigyan din po siya ng 2 pang talento. So with this talent, how we are using and also what we should do, we shall receive the glory or reward when we stand before the Lord. Kaya kung paano po natin gagamitin itong mga talento na ito at kung ano po yung ating gagawin, ito po yung magtatakda kung anong mga kaluwalhatian at gantimpala yung ating tatanggapin sa oras na tumayo tayo sa harap ng Panginoon. Let's open our Bible, Exodus chapter 38. Buksan po natin sa Biblia sa Exodus chapter 38. Verse 23. Okay, babasahin ko po. At kasama niya si Aholiab na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan na manguukit at bihasang manggagawa at mambuburda sa telang asul, kulay ube, pula at hinabing pinong lino. If you look at this Exodus chapter 38, when the Israelite construct the tabernacle, Israelite, they used their talents. Kaya po nung nasa ilang yung mga Israelita nung ginawa po nila yung tabernakulo dito po sa Exodus chapter 38, ginamit po nila yung kanila pong talento para po sa gawain. Here, Ahisamak, the tribe of the Dan, an engraver and a designer, a weaver of the blue, purple, and the scarlet thread and of fine linen. So he was a good designer. That's why he made the beautiful the things for the tabernacle. Kaya siya po ay magaling na mambuburda, kaya naman ginamit po niya yung kanyang talento at ginamit po ito para po magawa yung tabernakulo. First Chronicles chapter 25. Sa Unang Kronika chapter 25. Verse 1. First Chronicles chapter 25 verse 1. Babasahin ko po.
Ibinukod din ni David at ng mga punong kawal ng hukbo para sa paglilingkod ang ilan sa mga anak ni Asaph, Heman at Jeduthun na magpapahayag ng propesiya sa asaliw ng mga alpa, mga lira at ng mga pompyang, ang talaan ng gumawa ng gawain at ng kanilang mga tungkulin. Yeah. So in the day, this is the choir members in the days of Jesus. They prepared a lot of things and also they made so many kind of the musical instrument in order to praise God. Ito po yung mga miyembro ng choir team na ginawa po ni Haring David at sila po yung naghanda ng maraming mga bagay at naghanda rin po sila ng mga musical instrument para po papurihan ang Panginoon. If you look at verse 7, chapter 25, verse 7, so the number of them with their brethren who were instructed in the song of the Lord, all who were skillful, was 288. So choir members in the days of King David, 288 choir members. Sabi po sa Unang Kronika, chapter 25, verse 7, ang bilang nila kasama ang kanilang mga kapatid na mga sinanay sa pag-aawit sa Panginoon, lahat ay bihasa, ay 288. Kaya po yung miyembro ng choir ni Haring David, sila po ay nasa 288. Yeah, Bible says who were skillful. It means they practice a lot and then they praise God beautifully. Kaya sabi po dito, lahat sila ay biyas. Sa ibig sabihin, sila po ay nagsasanay ng gusto at sila po ay umaawit ng mabuti para papurihan ang Diyos. Our Manila Central Church also choir members, yeah, they practice a lot in order to praise God beautifully. Kaya gayon din po yung ating choir members sa ating pong Manila Central Church, sila po ay nagsasanay ng maigi upang magbigay ng papuri para po sa Diyos. Yeah, if you think you have a beautiful voice to praise God, you can join the choir member in order to praise God. Kaya kung sa tingin nyo po na kayo po ay mayroong mabuting tinig para po sa pag-awit, pwede kayong mag-join sa ating pong choir team. So according to your talent, you can use it for God. You can teach the students as a teacher and also as a choir member, you can praise God and also you can serve other things in the church. Kaya po sa pamamagitan ng inyong talento, kayo po ay maaaring maglingkod sa Diyos, maaaring po kayong magturo sa mga bata bilang bilang teacher, at pwede rin po kayong maging miyembro ng choir para po magbigay ng papuri sa Diyos, at pwede rin po kayong maglingkod sa Diyos sa iba't iba pang mga bagay. And one more thing, as the steward of God, we should be faithful in the material things. At isa pa pong bagay, bilang katiwala ng Diyos, kinakailangan na tayo ay maging tapat sa mga material na bagay. Okay, let's go back to the Luke chapter 16, balikan main po natin, scripture. Balikan po natin ang ating main scripture sa Lucas chapter 16. Verse 10. Sa verse 10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust is what is least is unjust also in much. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay hindi rin naman tapat sa marami. As a born-again Christian, if we check the how we are using two kind of things, we can understand his Christian life. Kaya bilang mga born-again Christian, kung atin pong susiriin yung dalawang bagay sa kanya, mauunawaan po natin kung anong klaseng buhay Kristiyano ang mayroon siya. Yeah, one is the time and the other is material things, money. Pinakauna ay oras at pangalawa naman ay pera. Yeah, we have a 24 hours. It is same. The whether it is the believers, Christian or unbelievers, they have a 24 hours. Tayo po ay mayroong 24 oras at ito po ay para sa lahat ng mga tao ay mayroon pong iisang oras, maging mga mananampalataya o sa mga hindi mananampalataya, parehas po itong 24 oras. But unbelievers, most of the time, they will use only for themselves. Pero yung mga hindi mananampalataya, gagamitin po nila ito para lamang sa kanilang sarili. In case of our born-again Christian, we should use this time for the God's glory. Pero sa atin ng mga born again Christian, kailangan na gamitin natin ang oras na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. And what about the material things, money? At paano naman po yung material na bagay, ang pera? Bible says, according to this Luke chapter 16, he who is faithful in what is least, this least implies the money and material things.
Dito po, sabi po sa verse 10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. Yung kakaunti po dito, ibig sabihin po nito ay pera, yung mga material na bagay. If someone is not faithful in the money, he is not faithful other the bigger things or much things. Kaya po kung yung isang tao, siya ay hindi tapat sa kakaunting mga bagay, sa mga material na bagay o sa salapi, kung gayon, hindi rin naman siya tapat sa ibang mga bagay. So, as a born-again Christian, if we check how someone is using these two kind of things, money and time, we can understand his Christian life. Kaya kung yung isang born-again Christian, kung paano po niya ginugugol yung dalawang bagay na ito, ang oras at salapi, malalaman po natin kung anong klaseng buhay Kristiyano ang mayroon siya. So, as a born-again Christian, we should know everything what we have, we receive from God. Bilang born-again Christian, dapat ay maalala po natin na yung lahat ng mga bagay ay tinanggap natin mula sa Diyos. Okay, let's open the Bible, Romans chapter 11. Tignan po natin sa Biblia, sa Roma chapter 11. Verse 36. Sa verse 36. Romans chapter 11, verse 36. Roma, chapter 11, verse 36. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at para sa Kanya, ang lahat ng mga bagay, sumakanyan na nawa ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. So everything comes from God. God is creator. God created all things, heaven and earth, and then plants, animal, and the man. All things. Kaya ang lahat po ng mga bagay ay ginawa po ng Diyos at ito po ay Kanyang nilikha. Ang lahat ng mga bagay ay nanggaling po sa Kanya. Nilikha Niya ang langit at lupa, mga hayop, halaman, ibon, at maging ang mga tao. God gave also the all things and the breath and the life. Binigyan din po tayo ng Diyos ng buhay at ng hininga. As a born-again Christian, first we should know this clearly. Bilang born-again Christian, una dapat maging malinaw po ito sa atin. Yeah, without God, nothing can exist. Kung wala po ang Diyos, walang anumang bagay ang mayroon. Acts chapter 17. Tignan po natin sa Gawa chapter 17. Verse 25. Sa verse 25. Acts chapter, mga gawa, chapter 17, verse 25. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan, yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao, ng buhay at ng hininga, at ng lahat ng bagay na ito. He gives to all life, breath, and all things. We should know everything, the what we have, came from the God. We received everything from God. Dapat malaman po natin na yung lahat ng mga bagay ay nanggaling sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay tinanggap natin mula sa Diyos. As a born-again Christian, whenever you get up in the morning, first you will give thanks to the Lord because the Lord gave you the breath. And the Lord gave you the life. And the Lord gave you everything for you. Kapag bilang born again Christian, kapag kayo po ay gumigising sa umaga, una, dapat tayo na magbigay pa sa salamat po muna kayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay nagbigay po sa inyo ng panibagong bukas, ang Diyos ay nagbigay ng panibagong hininga at ng buhay. So, those who are faithful in the least, this list implies the material things and then money. So, when we are faithful in the material things, we can also be faithful in other bigger things. Kaya kapag tayo po ay naging tapat sa dalawang bagay na ito, sa salapi at sa oras, kapag tayo ay naging tapat sa mga kakaunting mga bagay, kung gayon, tayo din naman ay magiging tapat sa mga malalaking mga bagay sa ibang mga bagay. Yeah. So, as a born-again Christian, we also have our responsibility. Kaya bilang born again Christian, mayroon din tayong responsibilidad. Yeah, we should be faithful in the least. And then the later we will be also faithful in the much, in much. Kinakailangan na tayo ay maging tapat sa kakaunti at kalaunan, tayo din ay magiging tapat sa malalaki.
I know the most of the members, they are not rich. But whether you are rich or not rich, it does not matter. Important things, your heart. Alam ko po na sa atin pong mga members ay kakaunti o wala pong mga mayayaman, ngunit kung kayo man ay mayaman o hindi mayaman, ngunit ang mahalagang bagay po ay ang inyong puso. Because the Lord will look at your heart. Dahil ang Panginoon ay titingin sa iyong puso. If you look at Mark chapter 12, there is the story of the poor widow. Kung titignan po natin sa Marcos chapter 12, nandoon po yung kwento ng dukhang babaeng balo. Okay, let's open the Bible. Mark chapter 12. Buksan po natin ang Biblia sa Marcos chapter 12. From verse 41 to 44. Simula po sa verse 41 hanggang 44. Babasahin ko po. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ng mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halaga'y halos 1 pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalanan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan." In the days of Jesus, Jesus saw the rich people and also the poor people, how they put the money in the treasury. Kaya po sa panahon po ni Jesus, nakita po niya kung paano yung mga tao na sila po ay naguhulog ng salapi doon sa kabangyaman. Yeah, they gave the offering. Kaya sila po ay nagbibigay ng offering. Of course, the rich people, they put much amount of money as their offering. Siyempre po, yung mga mayayaman ay mas malaking halaga po yung kanilang inihuhulog doon sa kabangyaman. But poor widow, she has put two mites, the small amount of her possession. Ngunit yung dukhang balo po, naghulog lamang po siya ng 2 kusing, napakaliit na halaga mula po sa kanya. Yeah, verse 42, then one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrants. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halaga'y halos 1 pera. Yeah, this 2 mites, maybe around 20 pesos or 30 pesos. It's a small amount. Marahil sa panahon po ngayon, yung halaga ng 2 kusing na ito ay nasa 30 pesos o kaya 20 pesos, napakaliit na halaga. But Jesus said, "Assuredly, I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury." Pero sabi po ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman." We need to think about why Jesus praised this poor widow rather than the rich people who put the much amount. Kailangan ay pag-isipan po natin kung bakit mas pinuri ni Jesus yung paghulog ng dukhang balo na ito kaysa sa paghulog ng mga malalaking halaga ng taong mayaman. This poor widow, although she was in the difficult situation, but she really wanted to give to the Lord. That's why she has put the 2 mites. That was her possession. Ang dukhang balo po na ito, sa kabila po ng kanyang kahirapan at sa kabila ng kanyang hirap, siya po ay naghulog ng 2 kusing na ang napakaliit na halaga at ito po yung kanyang buong kayamanan. Jesus looked at the heart of this poor widow. Si Jesus po, siya ay tumingin sa puso ng dukhang balong ito. Yeah, it was not amount. The amount was not is not important. Important things, her mind. Really, she wanted to serve the Lord sincerely. Yeah, she looked at her heart. Hindi po iyon sa halaga, kundi ang tinignan po ay ang kanyang puso dahil po sa pagnanais niya na makapaglingkod sa Panginoon, kaya naman ay naghulog po siya ng 2 kusing, kaya ito po ay nasa kanyang puso. Okay, verse 44. Matthew chapter 12, verse 44. Basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. Yes. Through this passage, we also should receive important lessons. Although this poor widow, she was very difficult and she does not have much money, but she did her best
to give the offering to the Lord. Kaya kailangan yung maunawaan po natin ito at kumuha po tayo ng aral na sa kabila po ng hirap ng babaeng balong ito ay ginawa po niya yung kanya pong makakaya upang makapaglingkod sa Panginoon. Because she loved the Lord rather than any other things. Dahil iniibig po niya ang Panginoon higit sa anumang bagay. And also she really gave thanks to the Lord because she believed the Lord will take care of her. At tunay po na gusto niyang magbigay ng pasasalamat sa Panginoon dahil siya po ay naniniwala na ang Panginoon ito ang mag-iingat sa kanya. If you look at Mark chapter 14, there is also the one story. The Mary, she bought a very costly oil, almost 300 denaries. Kung titignan po natin sa Marcos chapter 14, nandoon din po yung kwento na kung saan si Maria, siya ay bumili ng mamahaling pabango na nagkakahalaga ng 300 denaryo. So one denary, this is the wage of the one man for one day. Ang isang denaryo po, ito po yung halaga ng sweldo ng isang tao sa isang araw. 300 denaries implies whole amount of the wage of the almost one year, one man's. Kaya ibig sabihin po ng 300 denaryo, ito po yung kita ng isang tao na sa loob ng halos isang taon. Yeah, I think that it was a big amount. But Mary, she bought this costly oil at 300 denaries. And then she broke it and poured on Jesus' head. Kaya si Maria, siya po ay bumili ng mamahaling pabango na nagkakahalaga ng 300 denaryo at ito po ay kanyang binasag at ito ay ibinuhos niya sa ulo ni Jesus. The Mary loved the money rather than Jesus Christ, it was not possible. Kaya kung si Maria po, mas iniibig niya yung salapi kaysa kay Jesus Cristo, ito ay imposible. Mary, she loved the Jesus Christ rather than any material things. That's why she was able to sacrifice her possession. Si Maria po, higit po niyang minamahal si Jesus kaysa sa anumang mga bagay, kaya nagawa po niya na ipagbili ang kanyang mga ari-arian. Yeah. You know, nowadays, it is also same. As a born-again Christian, we need to think about whether we really love the Lord or the material things. Kaya ganun din naman po sa atin, kinakailangan na ipag-isipan po natin kung iniibig po natin ang Panginoon o ang ibang mga bagay. If you love money rather than Jesus Christ, maybe you cannot give the offering to the God. Kung masigit mong iniibig ang salapi kaysa kay Jesus Cristo, marahil ay hindi ka magbibigay sa Diyos. Actually, we have many members in our church. But I'm not sure how many brothers and sisters they are really joining in the tithe and offering faithfully. Sa katunayan, marami po tayong members dito po sa Manila Central Church, ngunit hindi ko po sigurado kung ilan po talaga yung lumalahok sa pagbibigay ng ikapo at sa pagbibigay ng offering. We don't force anyone to give offering. Hindi po natin ipinipilit sa iba o ang sino man na sila ay magbigay ng offering. It depends on you whether you give offering or not. If you really think you receive too much grace from God, and if you really wanted to give thanks to the Lord, yeah, you can give the offering to the Lord. Ito po ay nakadepende sa inyo kung gusto po ninyong magbigay o hindi. Kung labis po yung biyaya na inyong tinanggap sa Panginoon, gusto po ninyong magbigay pasasalamat sa Kanya. Kung gayon, kayo po ay magbibigay sa Kanya. But Bible says, if you are not faithful in the least, which is the small things, the money, you cannot be faithful in your Christian life. Pero sabi po ng Biblia, kung hindi ka magiging tapat sa kakaunting mga bagay o sa mga maliliit na bagay, kung gayon, hindi ka rin naman magiging tapat sa iyong buhay Kristiyano. So it is really true. Those who don't give the offering or tithe, maybe their faith cannot grow because they cannot overcome the material things in their lives. Kaya totoo po ito kung hindi po magagawa ng isang Kristiyano na makapagbigay ng tithes, kung gayon mahihirapan po siya na malagpasan yung bagay na ito sa kanya pong buhay Kristiyano dahil hindi po niya kayang makapagbigay o madaig yung salapi. So, as a born again Christian, you are spending much money to prepare the birthday party or your children's birthday party and the Christmas party, a lot of the money, but you don't give the offering to God at all. So what God think about you? Halimbawa po, kung bilang born again Christian ay naghahanda ka ng salapi para sa paggastos, para sa mga birthday party o kaya sa anumang mga bagay, ngunit hindi ka lumalahok para sa pagbibigay ng tithes at offering, kaya ano po kaya marahil ang iisipin ng Diyos sa iyo? It means you don't love God so much, right?
Ibig sabihin, hindi mo minamahal ang Diyos ng labis. Actually, if you are really faithful in the least, the material things, you shall be much more blessed by God. There is the God's promise. Sa katunayan, kung ikaw ay magiging tapat sa mga kakaunti, sa katunayan, ikaw ay tunay na pagpapalain ng Diyos at ito po yung kanyang pangako. Okay, let's open our Bible. Proverbs chapter 22. Tignan po natin sa Biblia sa Kawikaan chapter 22. Verse 4. Sa verse 4. Proverbs Kawikaan chapter 22 verse 4. Sa Kawikaan, chapter 22, verse 4. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. By humility and the fear of God, fear of the Lord, are riches and honor and life. So, this is the promise of God. By humility and the fear of God. If you really fear of God means, if you really serve God sincerely, and then there will be the God's promise. What is that? Riches. You shall receive the material blessing. You will become rich. And also, you shall receive honor. And you shall receive the life. Kaya po, kung ikaw ay tunay na naniniwala sa pangako ng Diyos, at kung ikaw ay mayroong takot sa Kanya, kung gayon, sabi po dito, na ikaw ay magkakaroon ng kayamanan, karangalan, at buhay. As a born-again Christian, if you have a true faith in God, and then if you serve God really sincerely, you shall receive the blessing, not only the spiritual blessing, but also material blessing. Kaya kung bilang born-again Christian, ikaw ay tunay na tapat, at kung tunay na ikaw ay sincere, kung gayon, ikaw ay tunay na pagpapalain ng Diyos, at hindi lamang po ito sa espiritual, kundi maging sa physical na pagpapala. Do you know who is the richest people in this world? Alam niyo po ba kung sino yung mga taong pinakamayaman sa mundong ito? Yeah, as we already learned through the history of Israel, they are Jewish. Gaya po ng ating natutunan sa kasaysayan ng Israel, sila po ay mga Hudyo. Have you ever thought about why the Jewish people, they became rich and they received so much the material blessing? Napag-isipan niyo na po ba ito? Bakit po na yung mga Hudyo, sila po ay napakayaman at sila po ay tumatanggap ng mga pagpapala? Actually, the Jewish people, Israelite, they are really faithful in their tithe and offering. Sa katunayan po, yung mga Hudyo, sila po ay tunay na tapat sa kanila pong tithes at offering. Let's open the Bible, Deuteronomy chapter 14. Buksan po natin sa Biblia sa Deuteronomio chapter 14. Deuteronomy chapter 14, verse 22. Deuteronomio chapter 14 verse 22. Verse 22, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1, kukunan mo ng ikasampung bahagi ang lahat ng bunga ng iyong binhi na nanggagaling sa iyong bukid taon-taon. You shall truly tithe all the increase of your grain that the field produce year by year. Yeah. From the Old Testament, Israelite, they were really faithful in the tithe. Kaya simula po sa lumang tipan, yung mga Israelita, sila po ay tunay na tapat sa ikapu. First Chronicle chapter 31 or so. Tingnan din po natin sa Unang Kronika chapter 31. Second Chronicle 31. Sa ikalawang kronika, chapter 31. Verse 6. Second Chronicles, chapter 31, verse 6. Babasahin ko po. Ang mga anak ni Israel at ni Juda ay naninirahan sa mga bayan ng Juda ay nagdala rin ng ikasampung bahagi ng mga baka at mga tupa at ng ikasampung bahagi ng mga bagay na itinalaga sa Panginoon nilang Diyos at ang mga iyon ay kanilang isinalansan. Yeah, the children of Israel, they brought the tithe of the oxen and sheep and also the tithe of holy things. So, Israelite, they knew it is really the important things
That's why they were faithful in the giving tithe to God. Kaya po yung mga Israelita, sila ay nagdala ng ikasampung bahagi ng mga baka, mga tupa, at ikasampung bahagi ng itinalaga sa Panginoon. Kaya po sa mga Israelita, tunay po na sinusunod nila simula noon pa man yung pagbibigay ng tithes at offering. You may know who is the John D. Rockefeller. Marahil ay kilala po ninyo kung sino si John D. Rockefeller. He is the number one, the richest man in the world. Siya po yung pinaka numero uno na pinakamayamang tao sa buong mundo. So we need to think about how this John D. Rockefeller, he became the richest man in the world. Kaya kailangan ipag-isipan po natin na kung bakit si John D. Rockefeller, siya po yung pinakamayamang tao sa buong mundo. The mother of the John D. Rockefeller, she was a very sincere, faithful Christian. Ang ina po ni John D. Rockefeller, siya po ay isang sinserong Kristiyano. And she left the very important word to his son, John D. Rockefeller, five kind of things. At siya po ay nag-iwan ng salita na mula po sa kanya, papunta po sa kanyang anak na si John D. Rockefeller, patungkol po sa limang bagay. Yeah, number one, fear God and honor Him sincerely. Pinakauna, matakot ka sa Diyos at parangalan mo siya sa lahat ng bagay. And number two, always sit in front of seat when you listen to the sermon. At pangalawa, lagi kang umupo sa harapan kapag makikinig ka ng sermon. Here a vacant seat, front. Some vacant seat. Dito po sa unahan, mayroon pong mga bakanting upuan. Actually, the front seat is the golden seat to listen to the sermon, the best place. Sa katunayan, yung pinakaharap po, yung pinakaunahan na upuan, ito po yung pinakamaganda upang makinig ng sermon. And the mother of the John D. Rockefeller, she said also, number three, please read the Bible every day. At sinabi rin po ng ina ni John D. Rockefeller na magbasa ka ng Biblia araw-araw. And number four, please start morning with your prayer and also pray before you go to bed. At ikaapat, simulan mo ang iyong araw nang may panalangin at tapusin mo yung iyong araw nang may panalangin bago ka matulog. And number five, be faithful in giving in tithe. At ikalamang maging tapat ka sa pagbibigay ng ikapo. So, in case of the John D. Rockefeller, from the beginning of his life, although he became very rich people, he continued the tithe and then he was faithful tithe. Kaya simula sa pag-uumpisa ng buhay ni John D. Rockefeller hanggang sa siya ay naging mayaman, siya po ay patuloy na naging tapat sa pagbibigay ng tithes at offering. So, his company became the bigger, he prepared the department which is handling for the tithe of all the company. Kaya nang lumaki po yung kanilang kumpanya, siya po ay gumawa ng isang departamento na namamahala para sa pagbibigay ng ikapo ng kanyang buong kumpanya. Yeah, I think this is the secret why the John D. Rockefeller, he was able to receive the so much material blessing from God. Kaya sa palagay ko po, ito po yung susi kung bakit nagawa po ni John D. Rockefeller na makatanggap ng labis na pagpapalang pisikal mula sa Diyos. Many people, many Christians cannot experience the promise of God or cannot experience the grace works of God. Kaya sa mga Kristiyano po, bakit po hindi nila naranasan o hindi nila makanasan yung dakilang pagkilos ng Diyos o kaya yung biyaya na pagkilos ng Diyos? Because sometimes the Christian, they don't practice what they listen. Dahil po yung mga Kristiyano, hindi po nila isinasagawa kung ano po yung mga bagay na kanilang napapakinggan. Or they don't obey to the word of God completely. O kaya naman hindi sila lubos na sumusunod sa salita ng Diyos. There is the promise of God, the blessing, the material blessing. Meron pong pangako yung Diyos, mga physical na pagpapala. Let's open our Bible, Malakias chapter 3. Tignan po natin sa Biblia, sa Malakias chapter 3. Last Bible, Old Testament. Pinakahuling aklat sa Biblia sa Lumang Tipan. From verse 8 to verse 10. Simula po sa verse 8 hanggang 10. Okay, babasahin ko po.
Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayunman, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog? Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. As you know well, in the days of the Malachi, Israelite, they were not faithful in their faith. Gayo po ng inyong alam, sa panahon po ni Propeta Malakias, yung mga Israelita, hindi sila tapat sa kanilang pananampalataya. That's why they were not able to receive the God's blessing. Kaya naman po hindi po nila magawa na makatanggap ng pagpapala ng Diyos. So, when they offer to God, they brought some animal, which is the sick, or which is the lame, which is the blind. Kaya kapag sila po ay nag-aalay ng handog sa Diyos, ang dinadala po nilang mga hayop ay mga kordero na mga pilay, bulag, at may madumi. That's why God rebuked the Israelites. If you give this kind of the animal or this kind of the things to your governor, and then will he like it? Kaya naman po, sinaway po ng Diyos sa mga Israelita, kung kayo ay maghahandog ng ganitong mga hayop sa inyong gobernador, magugustuhan kaya nila? For example, you prepare the gift for the president or city mayor. What kind of gift will you prepare? Halimbawa po ay maghahanda ka ng regalo para sa presidente o kaya naman sa mayor, kaya anong klaseng regalo ang iyong ihahanda? If you prepare the apple, which is almost the half rotten, can you give it this gift to the president or mayor? Kaya kung maghahanda ka ng mansanas na malapit ng mabulok, kaya magagawa mo po ba na iregalo ito sa presidente o kaya sa mayor? You cannot give those kind of gift or present. Hindi niyo po magagawang ibigay yung gayong mga bagay bilang pangregalo. But Israelite, in the days of Malachi, they brought those kind of offerings. The animal, lame, blind, and sick, those kind of things. Kaya po sa panahon po ni Propeta Malakias, yung mga Israelita, sila po ay naghandog ng ganitong klase ng mga hayop, na sila po ay naghandog ng mga bulag, pilay, at may sakit. That's why they were not able to receive the God's blessing at that time. Kaya naman po, noong mga panahon na iyon, na hindi po nila matanggap ang pagpapala ng Diyos. And they did not give they were not faithful in the giving tithe in those days. At noong mga panahon po na iyon, na hindi po sila tapat sa pagbibigay ng ikasampu. That's why here, chapter 3, verse 8 says, will a man the rob God? Kaya nga po, sabi po dito sa Malakias chapter 3, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Israelite, they said, yet you have robbed me, but you say, in what way we have robbed you? Gayun may inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? At sabi po, ninanakawan ninyo ako. God said, in tithe and offering. Sabi po ng Diyos, sa ikapu at sa handog. Because they had to give the tithe and offering to God, but they didn't. Dahil sa katunayan, dapat sila ay magbigay ng ikasampung bahagi at mga handog sa Diyos, ngunit hindi po nila ginawa. Look at verse 9. Basahin po natin. Verse 9. 3:1. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Yeah. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Not only individual, but also whole country, they receive the curse. Kaya hindi lamang po isang tao, kung hindi ang buong bansa, sila ay nakatanggap ng sumpa. Israelite, if they really believe the God's promise, they had to be faithful giving tithe and offering. Sa mga Israelita, kung sila po ay tunay na naniniwala sa pangako ng Diyos, dapat sila ay maging tapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at sa handog. Yes, this is the promise of God. Verse 10, basahin po natin, sabay-sabay. 3:1, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko
ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Yeah. Bring all the tithe into the storehouses, that there may be food in my house, and try me. Try me means test. When you really obey to this word, you shall receive the blessing from God or not. Kaya kapag kayo ay tunay na sumunod sa salita ng Diyos, kayo ay pagpapalain o kaya hindi. Yeah, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will be not the room enough to receive it. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. If you really believe the promise of God, yes, of course, you will be faithful in the tithe and offering in your Christian life. Kaya po kung kayo ay tunay na naniniwala sa pangako ng Diyos, kayo po ay tunay na magbibigay ng tithes at offering sa Diyos. What is the meaning of the tithe? Ano po bang ibig sabihin ng ikapo? We should not misunderstand tithe. There are 10 kind of things. 9 belongs to me. 9 belongs to me and 1 belongs to God. No, it does not mean. Kaya wag po tayo magkaroon ng maling akala patungkol po sa ikasampung bahagi na mayroon pong sampung bahagi na yung isang bahagi ay sa Diyos at yung siyam na bahagi ay sa akin na. Mali po. Yeah. All these 10 came from God. Everything, what I have, came from God. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagmula sa Diyos. Ito ay tinanggap ko itong sampu na ito mula sa Diyos. It means everything belongs to God. Ibig sabihin yung lahat ng bagay ay mula sa Diyos. And we are just steward of God. At tayo ay katiwala lamang ng Diyos. That's why, as the expression of the thanks, we will give the tithe. Kaya naman po, bilang pagpapahayag ng pagpapasalamat, tayo ay magbibigay ng ikapo. So, if you look at Genesis chapter 14, before the law is given, 400 years ago, Abraham already gave tithe to God. Sabi po sa Genesis chapter 14 na kung saan bago pa man maibigay ang kautusan, 400 years ago po ang lumipas, si Abraham siya ay nagbigay ng tithe sa Diyos. Okay, let's open the Bible. Genesis chapter 14. Tignan po natin sa Biblia sa Genesis chapter 14. From verse 18 to 20. Simula po sa verse 18 hanggang 20. Babasahin ko po. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak, siya'y kanyang binasbasan na sinasabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at purihin ng kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. Yeah, when the Melchizedek, he was the priest of God most high, blessed the Abraham. Abraham gave the tithe to him. Kaya po si Melchizedek, na hari ng kataas-taasang Diyos, na siya si Abraham ay nagbigay ng ikasumpong bahagi sa kanya. Do you know who is this Melchizedek? Kilala niyo po ba kung sino po ang Melchizedek na ito? This is the Jesus Christ. Jesus Christ appeared in the image of the high priest, the Melchizedek. Ito po si Jesucristo, si Melchizedek. Siya po ay nagpakita bilang Melchizedek na hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos. Hebrews chapter 7. Tignan po natin sa Hebreo chapter 7. From verse 1 to verse 4. Simula po sa verse 1 hanggang 4. Babasahin ko po. Itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y kanyang binasbasan, at sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Yeah. So, Melchizedek, to whom also Abraham gave a tenth, part of all. He gave tithe.
And then this Melchizedek, if you read this passage, you can understand. He is Jesus Christ, without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of the days nor end of life, but made like a son of God, remains a priest continually. Kaya po itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbalik niya galing sa paglipol sa manghari, at siya po ay binigyan ni Abraham ng 10th bahagi ng lahat, at malalaman po natin gamit po dito na siya ay si Jesucristo na walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay, subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ang nananatiling pari magpakailanman. Yeah. As a born-again Christian, before we get salvation, we are in the destiny of the eternal destruction. Bago po tayo naligtas, tayo po ay nakatadhana na mapunta sa walang hanggang pagkawasak. Yeah, we know this. Alam po natin ito. And then, now, we are living in the grace of God. At ngayon, tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. If we know how much the grace of God is great, yeah, we will give thanks to the Lord through our Christian life. Kaya kung alam po natin kung gaano po kadakila ang biyaya ng Diyos, tayo po ay magbibigay sa Kanya ng pasasalamat gamit ang ating buhay Kristiyano. But if you only give thanks to God only through word, that is not true. Ngunit kung ikaw ay magpapasalamat lamang sa Diyos, gamit ang salita, kung gayon hindi ito totoo. Because where there is material things, there is also your mind. Dahil kung nasaan ang mga material na bagay, nandoon din naman ang iyong isip. So if you really love and if you really know the grace of God is great, you shall be faithful in tithe and offering. Kaya kung alam mo kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos, ikaw din naman ay magiging tapat sa pagbibigay ng tithes at offering. So who can receive the God's blessing? Kaya sino yung makakatanggap ng pagpapala ng Diyos? There are two kind of Christian. Those who are really living for God's glory, and then those who are living for Himself. Meron pong dalawang klaseng Kristiyano, yung isa na tunay na nabubuhay para sa kaluwalhatian lamang ng Diyos, at yung isa naman ay nabubuhay para sa kanyang sarili. Sa tingin nyo, who shall receive blessing? Who shall receive God's blessing? Sa palagay po ninyo, sino po yung tatanggap ng pagpapala ng Diyos? Those who are living for yourself or those who are living for God's glory? Yung mga nabubuhay para sa sarili o para sa kaluwalhatian ng Diyos? Yeah, God's glory. When you really live for the God's glory, God will take care of your life and also God will bless you. Opo, tunay po na kapag para sa kaluwalhatian ng Diyos, iingatan ka ng Diyos at bibigyan ka niya ng pagpapala. Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. This is also promise of God. Ito rin po ay pangako ng Diyos mula po sa Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. If you look at the book of Haggai, Israelite, since they returned to the Jerusalem from the Babylon by the Zerubbabel, they started to build the God's temple. Kung titignan po natin sa aklat po ng Haggai, simula po nang makabalik yung mga Israelita at sa pamumuno ni Zerubbabel, yung mga Israelita pinasimulan nilang itayo ang templo ng Diyos. But the construction of the God's temple was stopped because of some reason. Ngunit dahil po sa mga dahilan, yung pagtatayo ng templo ng Diyos, ito po ay natigil. Yeah, around 14 years. Nasa loob po ito ng 14 na taon. During that time, the Israelites, they only focused on their physical life. Kaya po sa mga panahon po na iyon, ng mga Israelita, sila po ay nagtuon lamang ng pansin sa kanilang physical na buhay. Although it's time to start to build the God's temple again, but they didn't consider it. Ngunit kahit oras na simulan muli ang pagtatayo ng templo ng Diyos, ngunit hindi po nila ito inisip. They built their own house, very nice house, but God's temple was ruined and it became very humble. Sila po ay nagtayo ng kanilang sariling bahay at nagtayo lamang sila ng bahay para sa kanilang sarili, ngunit yung bahay ng Diyos, ito po ay nananatiling wasak, mapagpakumbaba. Yeah, in the days of Haggai, Israelite, they only focused on their physical life. That's why the Bible says they were not able to receive God's blessing. Opo, sa panahon po ni Haggai, yung mga Israelita, nagtuon lamang sila ng pansin sa kanilang physical na buhay, kaya sabi po dito na sila ay hindi binigyan ng pagpapala ng Diyos. For example,
you cultivated the rice, and then as a harvest, you expected around 20 sacks of the rice. Halimbawa, nagtanim ka ng palay para makakuha ng 20 na sako ng bigas. But when you harvest, only 10 sacks. Ngunit kapag ikaw ay umani, tanging 10 sako lamang. Yeah, like this, Israelite, they expected a lot through their works, but God did not bless them. That's why they were not able to receive many things. Kaya kagaya po nito, yung mga Israelita, sila po ay umasa sa mga bagay na sa pamamagitan ng kanilang gawa, ngunit sila po ay hindi nakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Okay, let's open the Bible, Haggai chapter 1. Buksan po natin sa Haggai chapter 1. From verse 4 to 6. Haggai, chapter 1, mula po verse 4 hanggang 6. Babasahin ko po. Panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame, samantalang ang bahay na ito ay nananatiling wasak? Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad, kayo'y nagasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti, kayo'y kumakain, ngunit hindi kayo nabubusog, kayo'y umiinom, ngunit hindi kayo nasisihan, kayo'y nagdaramit, ngunit walang naiinitan, at kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Yeah, is it time for yourself to dwell in your paneled house? Paneled house means very nice house. For themselves, they built a very nice house. But this temple to lie in ruins. Kaya panahon ba para sa inyong mga sarili na manirahan sa inyong mga bahay na may kisame? Ibig sabihin po nito ay bahay na maganda, na samantala ang bahay na ito ay nananatiling wasak. As a result, verse 6, you have sown much and bring a little. Kaya sabi po sa verse 6, kayo'y naghasik ng marami, ngunit umaani ng kaunti. Yeah, you eat, but do not have enough. Kayo'y kumakain, ngunit hindi nabubusog. You drink, but you are not filled with drink. Kayo ay umiinom, ngunit hindi, ngunit nauuhaw. Yeah. If there is no God's blessing, although you worked very hard, you cannot get anything. Kaya kung wala po yung pagpapala ng Diyos, kahit na kayo ay magtrabaho ng gusto, kayo po'y walang, kayo ay walang matatanggap. And he who earns wages to put into a bag with a hole. You have a bag, but the bag, there is the hole. So although you put the many things, it shall be disappeared. At kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. Kaya kayo po ay mayroong supot, ngunit ito po ay mayroong butas. Kaya kahit na naglalagay kayo ng maraming mga bagay, yung mga bagay na ito ay nawawala. If God does not take care of you, and then if God does not bless you, although you work hard, you cannot get anything. Kaya kung kayo po ay hindi iingatan at pagpapalain ng Diyos, kahit po na kayo ay magtrabaho ng gusto, kayo po ay walang mapapala. For example, after you work, you receive the 10,000 pesos. Halimbawa po, pagkatapos mong magtrabaho, tumanggap ka ng 10,000 piso. But suddenly your son became sick and then hospitalized and you have to spend 15,000 pesos. Halimbawa, yung anak mo ay nagkaroon ng sakit at kinakailangan na siya ay ma-hospital at kailangan mong gumastos ng 15,000 para sa kanya. In that case, your money is not enough. You should borrow 5,000 pesos. Kaya kung magkagayon po, yung pera mo ay hindi sapat at kailangan mong mangutang ng 5,000 piso. Yeah. Like this, if there is no God's blessing, although you make an effort, you cannot receive any the God's blessing. Kaya kagaya po nito, kahit po na kayo ay magsikap, ngunit kung wala po ang pagpapala ng Diyos, ito po ay mawawalan ng silbi. Haggai chapter 2. Tignan po natin sa Haggai chapter 2. From verse 15 to verse 17. Simula po sa verse 15 hanggang 17. Okay, babasahin ko po. Ngunit ngayon, inyong pakaisipin kung ano ang mangyayari mula sa araw na ito bago ipatong ang isang bato sa isa pang bato sa templo ng Panginoon. Mula sa panahong iyon, kapag ang isang tao ay lumalapit sa isang bunton ng 20 takal, magkakaroon ng 10 lamang. Kapag ang isa ay lumalapit sa pigaan ng alak upang kumuha ng 50 sukat, ay may 20 lamang. Yeah. Sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag at ng yelo sa lahat ng gawa ng inyong mga kamay, gayon may
hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. When they only focused on their physical life and then they did not work for the God, they were not able to receive any God's blessing. Kapag sila ay nagtuon lamang ng pansin sa kanilang physical na buhay at hindi nila pinansin ang gawain ng Diyos, kung gayon, sila ay hindi tatanggap ng pagpapala. But when they start again to build the God's temple, God blessed the Israelites. Ngunit nang sila po ay muling magsimula sa pagtatayo ng templo ng Diyos, pinagpala ng Diyos ang mga Israelita. Verse 18-19, babasahin ko po. Isaalang-alang mula sa araw na ito, mula sa 24 na araw ng 9 na buwan, mula ng araw na ilagay ang saligan ng templo ng Panginoon, isaalang-alang ninyo ito, ang binhibay nasa kamalig pa, o kahit ang puno ng ubas, ang puno ng igos, mga granada, mga puno ng olibo ay wala pa ring bunga, gayunman mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo. Yeah. So here, verse 9, is the seed still the vine as yet the vine, the fig tree, and the pomegranate, and then the olive tree have not yielded fruit. But from this day, I will bless you. So Israelite, when they start to rebuild the God's temple, yeah, they were able to receive the God's blessing. Kaya po nang muling sinimula ng mga Israelita ang pagtatayo ng templo ng Diyos, sila po ay pinagpala ng Diyos. So, through this Bible, we can understand how can we receive the material blessing and also physical blessing. Kaya sa pamamagitan po nito, paano po kaya pinagpapala ng Diyos o nagbibigay yung Diyos ng physical na pagpapala at ng spiritual na pagpapala? Many people, they wanted to receive physical and material blessing from God. Marami po mga tao gusto po nilang makatanggap ng pagpapala na spiritual at physical mula sa Diyos. But they are not faithful in their Christian life. Ngunit hindi po sila tapat sa kanilang buhay Kristiyano. They are not faithful in the giving tithe and the offering to God. Hindi po sila tapat sa pagbibigay ng tithes at offering sa Diyos. In the case, how can we receive the God's blessing? Kaya kung magkagayon po, paano tayo makakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos? Yeah, regarding this, those who are faithful in the least means is the material things and the money. We should be faithful first in this one. Kaya sa mga tapat sa kakaunti ay dapat na maging tapat din naman sa marami. Kaya ang tapat sa kakaunti, kailangan niya maging tapat din sa bagay na ito. And we can experience the God's blessing. At makakanasan po natin ang pagpapala ng Diyos. If you look at first the Kings, there is the story of the prophet Elijah and the poor widow. Kung titignan po natin na si Elias, siya at yung babaeng balo. When there was the drought in the land of Israelite, there was no food. Nung nagkakaroon po ng tagtuyot sa lupain ng Israel, ay wala po silang pagkain. At the time, God sent the prophet Elijah to the poor widow in Zarephath. Kaya po nung sandaling po ngayon, ay isinugo po ng Diyos si Elias upang magtungo po doon sa babaeng balo. But this poor widow also does not have the food. She has only a handful flour in a bin and also a little oil in a jar. Ngunit ito pong babaeng balo na ito, maging siya ay wala din pong pagkain, mayroon lamang po siyang kakaunting langis sa banga at kakaunting harina sa tapayan. But Elijah asked the poor widow, "Make me a small cake from the first and then bring it to me." Ngunit inutusan po ni Elias yung babaeng balo na gumawa ka ng munting tinapay at ihanda mo muna ito para sa akin. Yeah. Only she can make a small bread, not big. But in this situation, Elijah asked this poor widow, "Please make a small cake from it from first and then bring it to me." Kaya maliit na tinapay lamang yung maaaring magawa at hindi po malaki. Ngunit nung sa sitwasyon na iyon, ay inutusan ni Elias yung babaeng balo na gumawa ng maliit na tinapay gamit iyon at ibigay sa kanya. And after, make it for yourself and your son. At pagkatapos niyon ay gumawa ka para sa iyong sarili at sa iyong anak. What happened? Ano pong nangyari? This poor widow, she believed in the word of the Elijah and then she obeyed to the word of the prophet Elijah. Ito pong babae, siya po ay naniwala sa salita, sa sinabi ni Propeta Eliseo sa kanya. As a result, what happened?
until the drought is ceased, finished, the flour in a bean and the oil in a jar was not ceased. They were able to eat continuously. Kaya ano po nangyari pagkatapos nito sa buong panahon ng tagtuyot, yung harina sa tapayan at yung langis sa banga, ito po ay hindi naubos at ito po ay kanilang kinain. This is the matter of the faith. Whether you have a faith, you will obey to the God's word and God's promise. Ito po ay tungkol sa pananampalataya hanggat kayo ay susunod sa salita ng Diyos, kayo ay tatanggap ng kanyang pangako. But if you don't have the true faith, you will not obey to the God's word and you cannot experience the great works of God. Ngunit kung wala kayong tunay na pananampalataya, hindi kayo susunod sa salita ng Diyos at hindi ninyo makakanasan ang pagkilos ng Diyos. If you obey really to God's word, you shall experience God's blessing through your Christian life. Kung kayo ay tunay na susunod sa salita ng Diyos, tunay na kayo ay pagpapalain at makakanasan ninyo ang pagpapala ng Diyos. We know how much God is faithful and sincere. Alam po natin kung gaano po katapat at sincere ang Diyos. According to the Exodus chapter 23, in case of the Israelites, whenever they appear before God, they should not be empty-handed. Sabi po sa Exodus chapter 23 na sa tuwing magpapakita yung Diyos, yung mga Israelita dapat ay hindi sila pumunta sa kanyang harapan nang walang dala. Exodus chapter 23. Tignan po natin sa Exodus chapter 23. Verse 14 and 15. Simula po sa verse 14 hanggang 15. Okay, babasahin ko po. Tatlong beses sa bawat taon na magdiriwang ka ng pista para sa akin, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa ay iyong ipagdiriwang, pitong araw na kakain ka ng tinapay na walang pampaalsa, gaya ng iniutos sa iyo sa takdang panahon, sa buwan ng Abib, sapagkat noon ka umalis sa Ehipto, walang lalapit sa harap ko na walang dala. None shall appear before me empty. Yeah, God commanded. In case of the Israelites, they should keep the feast and then three times in a year. And then whenever they appear in front of God, none shall appear before me empty hand. Kaya po sa pista ng tinapay na walang pampaalsa at tatlong beses sa isang taon, kinakailangan na maghanda yung mga Israelita at dapat na huwag silang lumapit sa harap ng Panginoon nang walang dala. Deuteronomy chapter 16. Tignan po natin sa Deuteronomy chapter 16. Verse 16, 17. Simula po sa verse 16 hanggang 17. Deuteronomy chapter 16, verse 16 and 17. Simula po sa Deuteronomy chapter 16, mula po verse 16 hanggang 17. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tatlong ulit sa isang taon na ang iyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang pampaalsa, sa pista ng mga sanlinggo at sa pista ng mga tolda, huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yeah, here also, they shall not appear before the Lord empty-handed. Kaya sabi po dito, huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. Yeah, verse 17, every man shall give as he is able according to the blessing of the Lord your God which he has given you. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Actually, everything belongs to God. According to the Job chapter 41 verse 11, everything on the heaven is mine. Everything belongs to God. Kaya gaya po ng sinabi sa Job chapter 41 verse 11 na yung lahat ng mga bagay, ito po ang lahat ng ito ay nagmula sa Diyos. But as the expression of our thanks, that we will give this tithe and offering to God. Ngunit bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat, tayo ay magbibigay ng tithes at offering sa Diyos. Yeah. Admit God in every way, all the time. If you really admit that, yeah, you shall be faithful in the least.
Kaya isa alang-alang sa inyong lakad ang Diyos, kaya kung palagi po natin itong gagawin, kaya kayo po ay magiging tapat sa kakaunti. To give the tithe and offering, it is not a matter of your financial situation. Whether you are rich or poor, it does not matter. God does not ask you the much money. Kaya sa pagbibigay po ng tithes at offering, hindi po mahalaga kung kayo man ay mayaman o hindi mayaman o kung ano man ang inyong financial na estado, dahil hindi tinitignan ng Diyos ang halaga. If you look at 2 Corinthians chapter 8, the Macedonia church brethren, they prepared the offering, although they were in the very difficult situation. Kung titignan po natin sa iglesia na nasa Macedonia, kahit po sa kabila ng kanilang sitwasyon na mahirap, ngunit nagawa po nila na makapagbigay ng financial na tulong. Okay, let's open the Bible. Second Corinthians chapter 8. Tignan po natin sa ikalawang Korinto chapter 8. From verse 1 to 3. Simula po sa verse 1 hanggang 3. Babasahin ko po. Ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian at kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Yeah. If you look at verse 2, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Yeah. Although they were in the deep poverty, the Macedonian church brethren, they were in the poverty. It means they were very difficult, but they gave offering. Kaya po sa iglesia na nasa Macedonia, sila po ay mayroong kahirapan, kaya hindi rin po maganda yung kanilang financial na estado, gayunman sila po ay nagbigay ng offering. Actually, our Philippine churches, we are receiving assistance from Korea Church. Sa katunayan po, yung atin pong Philippine Church ay nakakatanggap ng assistance mula po sa ating Korean Church. Many Korean brethren, they sacrificed a lot in order to give this offering. Napakadaming mga Korean na kapatiran ay ibinibigay po yung kanilang makakaya upang makapagbigay lamang po ng tithes at offering. Yeah, they don't use the money for themselves and then save the money in order to give the overseas the ministry. Hindi po nila ginagastos yung salapi para sa kanilang sarili, kundi kanila po itong iniipon at ibinibigay po nila bilang offering para po sa pandaigdigang misyon. We should not think the Korean brethren, they are rich, that's why they are giving the much offering. No. Among the Korean brethren, they are also very difficult. There are many brothers and sisters. Kaya po, kailangan huwag po nating isipin na sa atin pong kapatiran na Korean, na sila po ay mayaman, dahil sa mga kapatiran po natin na Korean, kakamihan po sa kanila ay nasa kahirapan at hindi po sila mayaman. It is not matter of the You are rich or poor. It is the matter of your faith. Hindi po ito tungkol sa kung ikaw ay mayaman o hindi mayaman. Patungkol po ito sa iyong pananampalataya. So here, Macedonian church also brethren, in the deep poverty, they gave the offering. Kaya kagaya din po dito sa iglesia na nasa Macedonia, na sa matinding kapighatian, sila ay nagbigay ng handog. Second Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. Second Corinthians chapter 9, verse 6 and 7. Tignan po natin sa ikalawang Korinto chapter 9 mula po verse 6 hanggang 7. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ang ibig kong sabihin, ang mga hasik ng bahagya ay mag-aani ng bahagya, at ang mga naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yeah. Not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver.
Sabi po, at ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yeah, if you are joining in the offering the grudgingly, maybe God will not accept those kind of things. Kaya kung kayo po ay nagbibigay ng offering na mabigat sa loob, kung gayon, hindi po ito tatanggapin ng Diyos. Because God loves a cheerful giver. Dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So, let's go back to the Luke chapter 16. Balikan po natin ang Lucas chapter 16. Verse 11 and 12. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if have not been faithful in what is any another's man's, who will give you what is your own? Kung kayo nga'y hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Verse 11 and 12. At kung hindi kayo naging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sarili ninyong pag-aari? Yeah. If you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches. If you are not faithful in the material things, and then you cannot faithful in the much bigger things. Kung kayo ay hindi magiging tapat sa mga material na bagay, kung gayon, kayo rin ay hindi magiging tapat sa higit na mga malalaking bagay. Verse 17. Sabi okay. Sa verse 17. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit mas madali pa para sa langit at lupa na lumipas kaysa maalis ang isang kudlit sa kautosan. So, in our Christian life, this is also very important. Those who are faithful in what is least is faithful also in much. So, if we cannot overcome this problem of material things, we cannot have a true faith. Kaya kung yung ganito pong bagay hindi po natin madadaig sa atin pong buhay Kristiyano, kung gayon ay hindi po tayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya. We should know we are the owner of the church. We are not a guest. Kailangan din malaman po natin na tayo po ang may-ari ng church at hindi po tayo bisita. In case of the guest, they shall not feel any responsibility and also they don't have any interest. Para sa bisita, hindi po nila mararamdaman na sila ay mayroong responsibilidad at pakiramdam po nila na sila ay mga bisita. But if you think this is my church and this is our church, we will do our best, our responsibility. Ngunit kung iisipin po natin na ito yung ating iglesia, ito yung ating church, kung gayon, gagawin natin ang ating responsibilidad. So, we need to take care of our church, our facility. Kaya kailangan ialagaan po natin ang ating church, ang ating pasilidad. For example, if you think you are guest, although church is dirty, you don't care. You will not clean at all. Halimbawa, kung iniisip mo na ikaw ay isang bisita, kapag ka nakita mo na madumi, hindi mo lilinisin kahit na ito'y madumi. But if you think this is my church, yeah, you will clean with the mop or the broom. Ngunit kung iisipin mo na ito yung iyong church, kung gayon, kapag madumi, ito ay iyong wawalisin. Yeah. And also, if you think this is my church, you will carefully handle the facility of the church. Sometimes, whenever we conduct a Bible seminar, the seal or many things is broken. Kaya kung iisipin mo po na ito yung iyong church, kung gayon maging yung mga pasilidad sa loob ng church, ito rin ay iyong iingatan. Dahil sa tuwing tayo po ay nagsasagawa ng Bible seminar, pagkatapos nito ay nasisira po yung ating mga pasilidad. Yeah, if some facility is broken, we should use the church offering in order to repair or in order to correct. Kaya kapag mayroon pong nasisira sa ating pasilidad, kinakailangan na gamitin po natin yung ating offering para po maayos yung mga nasira. Yeah, all the brothers and sisters, we should think, this is my church, this is our church. So, we should be also responsible.
Kaya kinakailangan po na sa lahat po ng church members, isipin po natin na ito yung ating iglesia, ito po yung ating church, at kailangan tayo ay maging responsable. So I really hope all of our brothers and sisters will overcome this material the problem so that you can have a more sincere faith as a born-again Christian. Kaya ako po yung maasa na madadaig po ng mga brothers and sisters yung ganito pong bagay nang sa gayon sila po yung masigit na magkaroon na tapat at sinserong pananampalataya. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. Today, through Luke chapter 16, that we learned about the material things. Sa pamamagitan po ng Lucas chapter 16, napag-isipan po namin ang tungkol sa mga material na bagay. If we are not faithful in the least, which is the material things, we shall not be faithful in much. Kung kami po ay hindi magiging tapat sa mga kakaunting bagay o sa material na bagay, kung gayon, hindi kami magiging tapat sa marami. We believe everything what we have came from God. Kami po ay naniniwala na yung lahat ng mga bagay ay nanggaling sa Diyos. Everything belongs to God. Ang lahat ng bagay ay namula sa Diyos. And we are living in the grace of God. At kami ay nabubuhay base sa biyaya ng Diyos. Our Lord gave us the life and the breath and the all things. Ang aming Panginoon ay nagbigay ng buhay, hininga at ng lahat ng mga bagay. So, please give us more sincere and faithful faith so that we can serve the Lord more sincerely. Kaya pakiusap, bigyan mo po kami ng higit na sincere at tapat na pananampalataya nang sa gayon ay higit kaming makapaglingkod sa Diyos ng sincere. Let us do our best to glorify the name of God through our Christian life. Gawin namin yung lahat ng aming makakaya upang kami ay makapagbigay ng kaliwalhatian sa Diyos sa aming buhay. We are praying for the incoming our Grand Bible Seminar from February 1. Kami po ay nananalangin para po sa papalapit naming Grand Bible Seminar simula po sa February 1. Let us have one mind and cooperate one another in order to achieve the will of God through our church. Nawa kami po ay magkaroon ng isang isip at makamit po nawa namin ang iyong kalooban sa pamamagitan po ng aming iglesia. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen.